welcome to my channel. So today, may dalawang products ako na i-share sa inyo para mapaputi nyo yung inyong singit. Pero guys, ingat-ingat sa paggamit ng product na ito kasi pwede silang makasama imbis na mapaputi natin, baka lalong mangitim. So ito talaga, matagal ko na siyang ginagamit and effective naman talaga siya sa akin. Although hindi ko man ginagamit yung isa, kahit papano nakakapag-lighten siya ng singit. Pero madami kasing nagsasabi na meron daw siyang paraben na nakaka-cancer. Pero madami din namang products na merong paraben pero hindi naman nagkaka-cancer yung mga taong gumagamit, diba? Tapos yung isa namang tinutukoy ko ay ito, Skin Make Shark Oil, na ginagamit ko sa buong katawan ko, sa mga peklat ko, dito sa paa, sa ibang katawan, at saka sa mukha, na effective din naman kahit sa mukha. Actually, sa mukha talaga siya ginagamit. Madami siyang gamit. Tapos yung ibang tao nga na nag-experiment dito kung saan-saan ginagamit, tulad ko na kung saan-saan ginagamit. Dahil nga nakapanood ako ng isang video guys, umabot yun ng 1,000,000 views. So, trinay ko din gawin yung ginawa niya. Kasi meron naman na ako. So, sabi ko, sige nga, gamitin ko din siya dun sa part na pinaggamitan niya. Pero ibang part kasi yung pinaggamitan ko nito, yung paa ko na merong sugat, na merong peklat, dun ko siya ginamit guys. Pero huwag siyang gagamitin kapag sariwa pa yung peklat o yung mga parts na paggagamitan nyo nito, dapat ano na siya, dry na talaga. So, bago nyo siya gamitin, make sure na basa nyo muna lahat ng ingredients at saka yung mga claims niya o description niya dito sa box. So guys, bibigyan ko kayo ng madaming warning at saka disclaimer, okay, kung sakali man naging effective to sa akin, hindi ibig sabihin nun magiging effective din siya sa'yo. At hindi ibig sabihin na nagkaroon kayo ng product na naging effective sa inyo, magiging effective din sa akin. So anyway, eto guys, matagal ko na siyang ginagamit, itong AR Vitamin E. Ito, ginagamit ko to sa kilikili ko, sa puwet, sa singit, sa batok, sa siko, sa tuhod, lahat guys. And nakakatulong naman talaga siya. Pero ingat-ingat kayo sa pagbili ng product na ito kasi madaming namimake ng product na ito. Yes, ginagamit ko po siya. Pero nung nalaman ko na bawal gumamit ng mga products na may amoy o may perfume o mabango dun sa part na singit natin kasi nga pwedeng mapunta kasi yan sa private part natin tapos mamatay yung mga good bacteria. Tapos pag namatay yung mga good bacteria na yon, mangangamoy yung part na yon. Kasi yung mga good bacteria, yun yung pumapatay dun sa odor dun sa part na yon. So, tinigil ko yung paggamit nito. Ginagamit ko na lang siya sa butt cheek area. Imbis na singit, guys, dun ko na lang siya ginagamit. Pero effective ito nung ginamit ko siya sa singit ko. Everyday ko siyang ginagamit, tapos dinadamihan ko paggabi. Pero yon in-stop ko nga dahil nga maamoy siya. Mabango kasi yung amoy niya. And baka makasama yon dun sa private part, lalo na dahil magkalapit lang sila, di ba? So kahit na dark yan guys, huwag kayong gagamit ng mga products na mabango. Kasi pwede yung makakill ng mga good bacteria dun sa private part natin. Pero sa totoo lang guys, maganda tong product na ito. Yes, binabalik-balikan ko siya. Pangalawa ko na to guys, at saka madami siya. At ingat-ingat nga sa pagbili ng fake products, lalo na sa mga online. Humanap kayo ng legit, halimbawa na lamang sa mall, ganun. O kaya sa mga kaibigan ninyo na nagbibenta talaga ng mga legit products, doon kayo bumili. At saka doon sa mga mapagkakatiwalaan, okay? Hindi po ako nagbibenta ng ganito. Humanap kayo ng pagbibilhan ninyo. Ako, bumili ako dito sa amin. So, next naman natin, guys, ito. Ito yung paggamit ko. Syempre, pagkatapos kong gamitin to, doon ko lang ginagamit itong product nito. So, pinagsabay ko sila, ineffective naman sila. Pero, pag mali kasi yung paggamit mo nito, himbis na pumuti yung iyong singit, baka lalo siyang mangitim at mairita pa. So, nung ginamit ko to, guys, every other day yung paggamit nito, tapos huwag kayong gagamit ng bulak, kamay lang. So, syempre, hindi ko mapapakita sa inyo yung resulta, pero sasabihin ko naman, lahat naman ng aking nire-review dito sa aking channel ay honest review lang, okay? So, ngayon, ito, 75 pesos to na mabibili nyo sa Watsons. May mas malaki nito at marami silang variants. Anyway, ayun, in-apply ko siya ng every other day for 1 week. So, wala naman kasi nilagay dito kung gaano katagal yung pag-a-apply natin. So, once na nagbalat na siya, guys, stop nyo na yung paggamit, okay? Kasi baka lalo siyang mamula. Ako kasi may time na dati, ang ginawa ko kahit nagbabalat na siya o nagpipil na siya, ginagamit ko pa rin siya patuloy. Tapos, anong nangyari, guys? Nag-red siya, na-irritate, nangate. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, once na nagbalat na siya or nagbakbak or nagpeel na siya, stop na yung paggamit, gumamit na kayo ng ibang products. At kung sakali man ito ay nagpeel na, huwag niyo siyang sasabayan ng scrub. Kasi mawawala yung natural healing process pag ganun eh. Kasi ini-scrub mo siya. So, nai-scrub yung balat, nawawala yung parang natural peeling process nung balat natin. So, yan. Tulad ng sabi ko sa inyo, gagamitin nyo to every other day. So, ako ginagamit ko siya every other day. Diba, yan. Binubuhos ko. Papakita ko sa inyo. Sige.
Yan, ganito yung itsura niya. Tapos, halisin ko yung takip, ipapatong ko yung daliri ko, and then open. Tapos, pahid. Pag feeling mo kulang at saka yung part na hindi pa nalagyan, pwede kang bumalik, patong. Tapos, usually, dalawang beses lang. Depende yun kung gano'ng kadami yung nabubuhos ko sa daliri ko at ipapahid dun sa singit ko. Pero, guys, okay, kung bata pa kayo, huwag muna kayong gumamit ng mga peeling products, especially ito, matapang kasi ito. So, pwede kayong mairita. Hindi ko ito isasuggest sa mga dry skin at saka sa mga sensitive skin. Sa mga dry skin and sensitive skin kasi baka lalong lumalalang yung balat ninyo, nalalagyan nyo ng product na ito. So, ayan, effective naman siya, guys. Pumuti naman, nag-peel naman. Kaso nga lang, pag nasobrahan at mali ang gamit, mangingitim siya lalo. So, ang problema dito, guys, ang hindi ko lang nagustuhan sa product na ito, once na in-stop mo na siya, nalis na yung balat or nagbalat na siya, tapos, eh dahil gumagamit kayo ng mga masisikip na panty, babalik lang siya sa pangingitim. So, kaya nga, kung gagamit kayo ng mga whitening products, especially dun sa singit natin or sa bikini line, mga ganyan, make sure na gagamit kayo ng mga undies na maluluwang or mga malalambot yung tela para hindi siya mairita at hindi din mangitim yung part na yan kasi, di ba, merong friction kapag gumagamit tayo ng undies. So, ang nangyayari, lalong nangingitim kasi yung part na yon. Kaya nga ginagawa ko, naglalagay ako ng mga moisturizer na walang amoy na hindi maiirita yung part or yung private part kasi magkalapit lang sila. At the same time, puputi pa at nawawala kahit papano yung friction or nababawasan yung friction para hindi lalong mangitim yung part na yon. Guys, pwedeng gumamit nito kahit anong gender. Ayan. Pero hindi ko ito marerecommend sa mga kabataan. Huwag nyo muna paputiin yan. Wala namang makakakita niyan. Kayo lang bukod tangi. Tsaka na, no, gumamit na lang kayo ng mga safe products. Madami kayong makikita sa Watsons na pang bikini talaga or pang singit talaga para mapuputi yung singit ninyo. Huwag nyo nang gamitin to kasi yung iba talaga nag-release sila eh. Old, kasi nga mura. May mga mahal na products pero sobrang effective naman. So, huwag kayong gagamit ng mga murang products dahil wala kayong budget kasi imbis na pumuti yan best, lalong mangitim, magkaroon ka ng problema, mas mapapagastos ka. Ingat-ingat kayo sa paggamit nito. Maganda siya, pero matapang, pwedeng mag-dry yung skin ninyo, pwedeng mamula, pwedeng mairita, pwedeng mangate. Yun yung mga may experience ninyo kapag mali yung paggamit nyo ng product nito. Actually, kahit tama yung paggamit ninyo, medyo makaka-experience kayo ng mga sinabi ko kanina. So guys, ulitin ko, hindi talaga pang singit ito, trinay ko lang siya, and effective naman siya, tapos in-stop ko na siya guys, kasi baka lalo pang mangitim, pero napaputi naman talaga niya guys. Yes, napaputi niya, nagbakbak, nagbalat. So, nung nagbalat siya, pumuputi siya, yun nga lang dahil sa friction, mamumula at parang magpipink, mamumula, ganun. At medyo mangangati ng konti, parang tiis ganda, nagtipid ka kasi, kaya tiis ganda na lang din. Pero may mga products na hindi mo kailangan magtiis para gumanda, so yun yung mga products na hanapin ninyo. Hindi ko sinisiraan tong product na to, okay to sa akin actually, madami siyang nagagawa sa akin. Pero yun nga lang, hindi ko may isasuggest talaga ito sa inyong mga singit, okay? And guys, madami naman products like scrub na gano'n na makakaputi din naman ng singit ninyo. Tulad na lang nung abone. Pero yung abone guys, twice nyo lang gagamitin para hindi mairita yung skin ninyo. At saka mag-moisturize kayo pag ginagamit nyo yun para hindi dry yung balat. Although hindi naman siya nagde-dry talaga, hindi tuloy ang magde-dry yung balat mo pag ginamit mo yun. Pero mas maganda na meron kayong moisturizer na ginagamit para kung sakali man na hindi nyo mahiyang, merong magmo-moisturize dun sa balat ninyo. At guys, hindi ko kayo pinipigilan na gamitin ito. Kung gusto nyong itry, itry nyo. Pero, nasa sa inyo yan lagi, okay? Alam nyo naman, kapag yung mga products na bago pa lang sa atin, pag ginamit natin yan, lagi naman ganun, diba? Parang laging risky na gamitin yung mga bagong products. Kasi nga, parang experiment pa lang yan. Mag-i-experiment ka pa lang, titignan mo pa lang kung magiging okay siya sa'yo. And anyway, 75 pesos. Swak naman sa bulsa kung sakali mang hindi siya maging effective dun sa singit, kung sakali mang itatry ninyo, pwede nyo naman gamitin ito sa peklat, dun sa mga bagong peklat pa lang ha, pero dun sa mga lumang peklat, hindi siya effective, hindi naman kasi pang matagal na peklat na. Mas okay ito sa mukha guys, pero hindi ko siya isasuggest na ilagay nyo siya sa buong mukha ninyo. So yun lang for this video, thank you so much for watching, shinare ko lang sa inyo, tapos bahala na kayo kung gagamitin nyo siya
or hindi. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan niyo tong video na to, at kung may natutunan kayo sa video na to, please like this video. Comment below para sa mga question ninyo na hindi ko nasagot sa video na ito. At kung gusto niyo itong mga ganitong klase ng videos, mga skincare videos, mga skincare reviews, mag-comment kayo dyan kung ano yung gusto ninyong skincare na next na itatry natin para magawa natin siya ng review. At kung nagustuhan niyo, syempre, mag-subscribe na kayo, i-click your notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng aking mga future videos. Thank you so much for watching. Bye!